Magandang gabi sa lahat. Isa po ako sa masasabing proud silent listener ninyo at itago nyo na lang ako sa pangalang Mik Mik. Ikikwento ko po sa inyo ang isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan nung ako ay kolehiyo noong 2005. Bale, meron po kasi kaming pinuntahang debu noon sa Paranaque at kasama ko ang kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Rain. Hindi ko lang din po matandaan yung pinaka-eksaktong lokasyon nito sa Paranaque. So nakisabay lang ako sa kanya, Sir Red, sapagkat malayo yun at hatid sundo kami ng magulang niya. Dahil po tiga Cavite kami. Tanghali pa lang ay umalis na po kami sa aming mga bahay upang maabutan po namin ang mismong event na dadaluhan at nang sa ganun ay hindi rin po kami maipit sa traffic. Nang makarating nga po kami doon, napansin ko na lang na kami pa lang pala yung tao. Naabutan pa nga po namin ng mga nag-aayos at yung mga nagkakabit ng design para sa naturang event. So para iwas bagot, lumabas muna kami ng room na iyon pero hindi na po kami bumaba papunta sa ground floor sapagkat tinamad na rin kami at nasa second floor kasi ang event. Yung pinagdausan nga po nito ay parang isang malaking commercial building at may malalaking space ang kada room na meron doon and for sure, nerentahan ito nung kaibigan naming magdedebu. So, doon na lamang po kami tumambay sa labas ng room para magpahangin at nagkikwentuhan lamang po kami doon. Hanggang sa bahagyang napahinto ang aming kwentuhan sapagkat napansin ko, Sir Red, sa tapat ng parking lot ng building na yon ay may malaking estatwa pala si Mama Mary at kulay puti ito. Hindi ko man po mabanggit kung gaano nga ba kalaki siya in feet pero alam kong malaki itong estatwa ni Mama Mary kumpara sa mga ordinaryo o masasabing average height nating mga Pilipino. Hanggang sa natuon ang pansin ko doon sa tabi ng malaking ribulto sapagkat meron pa akong isang nakitang figura na kasing puti nung malaking ribulto ni Mama Mary. Dahil doon, napatanong ako sa kasama ko kung nakikita din ba niya yung mas maliit na figura na nasa tabi ni Mama Mary. At ang sabi niya ay oo. Pareho kami tuloy na nagtaka, lalong-lalo na doon sa maliit na puti na sa pagkakataong ito naman, Sir Red, ay sigurado ako na kasing laki lamang o kasing tangkad na mga average height na mga Pilipino. Dahil doon, mas lalo akong nilukob ng kuryosidad. Dahil medyo may kalayuan din yung figura na yun, hindi tuloy din namin malaman kung anong klaseng estatwa siya. Hanggang sa dinaos na nga ang dibu nung gabi. Kumakain na kami nun at yung kaibigan ko naman ay bumulong sa akin. Ang sabi niya, nasa parking lot na daw nakatambay yung papa niya. Dalhan daw namin ng food, baka kasi magutom sa kakahintay. So kumuha kami ng pagkain para kay Tito at nung nakababa na kami papuntang parking lot, tiningnan ko ulit yung puti na nasa tabi ng malaking estatwa ni Mama Mary. Pero sana ay hindi ko na lamang ginawa, Sir Red, sapagkat nang inusisa ko ang estatwa na inaakala kong si Mama Mary ay hindi pala talaga ito ribulto. Maniwala man sa hindi ang mga tigapakinig, White Lady po ang nakikita ko ng sandaling iyon. Wala siyang muka pero alam kong nakatingin lamang po siya sa amin. Ang haba ng buhok niya pero nang aking titigan ay parang naglalagas ang tuktok niya. Wala din po siyang kamay at paa. Napakalabo din ang kalahating katawan niya. Ang kapansin-pansin nga, Sir Red, ay yung damit po niya na parang kurtina na hinahawi po ng malalakas na hangin. Pero transparent po ito lalong-lalo na sa bandang baba niya na. Para po akong na-magnet sa kinatatayuan ko
kung kaya tumawak na lang ako sa palda ng kaibigan ko habang kausap pa niya ang papa niya na nasa loob ng kotse. Hindi ko masabi sa kanya sapagkat mas matatakotin sa akin yun. So pagkatapos po niyang kausapin ng papa niya ay naglakad na po kami noon papasok sa loob ng building upang bumalik sa event na aming inatenan. Habang naglalakad kami, pareho po kaming nakatingin sa baba noon at napansin namin na may anino sa gitna nung anino namin. Wala naman pong ibang taong naglalakad doon kundi kami lamang, kung kaya't napatakbo po talaga kami ng sobrang bilis paakyat ng second floor pabalik sa dibu. Takot na takot po kami noon. Subalit nang tumagal, pansamantala po naming nalimutan ang kahihilakbutang karanasang iyon sapagkat naaaliw kami sa party. Maya-maya pa'y nagyaya yung kaibigan ko na mag-CR. Yung CR sa second floor ay sarado kaya no choice po, bumaba kami at doon kami nag-CR sapagkat yun lamang ang bukas sa buong building. Madilim yung hallway na dinaanan namin noon. Nung nasa loob na nga kami ng CR, agad nang pumasok yung friend ko sa loob ng isang cubicle habang ako ay kinakalat ko yung makeup ko para makapag-retouch. Maya-maya pa, may isang staff doon na pumasok para mag-CR din. Nung natapos ng jumingle ang friend ko, tumabi siya sa pwesto ko para mag-retouch din ng kanyang makeup. Kwento ko sa kanya ang patungkol sa nakita ko kanina sa parking lot. Maya-maya, biglang lumabas yung staff sa cubicle, sabay sabi niya sa amin na, "Alam niyo ba na dito mismo pinatay yung babaeng nakita niyo?" At after po niyang sabihin yun, Sir Red, ay para po kaming nabuhusan ng napakalamig na tubig. Ang nakakatuwa pa nga po, matapos sabihin iyon ng isang staff ng building, ay nauna po siyang tumakbo papalabas ng CR. Hindi naman po agad rumihistro sa utak ko yung mga sinabi niya, pero ang huling natatandaan ko ay nagkatinginan lamang kaming pareho ng kaibigan ko at dali-dali na rin naming dinampot isa-isa ang mga make-up namin at tumakbo na rin po kami papalabas ng CR at umakyat na ng second floor. Hindi din namin alam kung nagbibiro ba yung staff na iyon o pinagtitripan lang kami. Ang nasa isip ko kasi, bakit naman siya tatakbo matapos niyang sabihin yun? Hindi na naman po namin napag-usapan yun kasi lalo po kaming matatakot kung yun po yung magiging focus namin. Kaya binaling na lamang po namin ang lahat ng atensyon namin kahit na pilit doon sa debut. After nga din po nung party, sumakay na rin kami sa kotse. Hindi ko rin po alam kung bakit ko naisipan pang tumingin muli sa estatwa. Nagulat ako noon kasi nandun pa rin po talaga nakatayo yung white lady. Nakatitig pa rin po siya sa amin. Hanggang sa pag-uwi ko nga po si Red, daladala ko yung takot na yun. As in, walang sinabi at sadyang nasapawan talaga yung saya na dapat sana'y babaunin ko pag-uwi mula sa party na inatendan namin. Kwento ko kaagad sa mga magulang ko ang tungkol sa nangyari kaya tumabi ako sa kanila dahil takot na takot ako. Iniisip ko kasi baka mamaya ay sumunod sa akin o nasa loob ng kwarto ko ang white lady na iyon na akala ko ay rebulto ni Mama Mary. Hindi lamang po doon nagtatapos sapagkat ilang buwan po akong nakakaramdam na parang may nanonood o nakatingin sa akin. Ilang buwan din pong nanatili yung ganong pakiramdam ko. Hanggang sa isang araw, tuluyan ko nang napanaginipan mismo ang imahe ng white lady na yon. Sa panaginip ko, kitang-kita ko yung same na bulto, duguan siya at humihingi ng tulong. Kwento ko ito sa kaibigan ko ng sumunod na araw hanggang sa napagdesisyonan namin na tumungo sa isang simbahan para ipagdasal na lamang namin ng friend ko
yung white lady o yung multo ng babaeng iyon. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pat. Ikikwento ko naman po dito sa bahaging ito ang karanasan namin tungkol sa pangalawang bahay namin na aming nilipatan nung ako ay first year high school pa lamang at taong 1999 ito nangyari. Yung lumang bahay namin ay katabi lang po ng bagong bahay na aming nilipatan. Ang plano po kasi ni Mama noon, yun na lamang daw ang gawin naming paupahan dahil malaki ng kaunti iyon kumpara sa nilipatan namin. Ayon din kay Mama, mas malalakihan din daw po niya yung monthly na renta doon kung yun na lang ang aming parerentahan. Sa katunayan po Sir Red, itong bagong nilipatan po namin na nasa tabi ng aming lumang bahay ay dati din po naming paupahan. Pero matapos nga pong umalis yung huling umupa dito, ay hindi na po namin ito pinaupahan sapagkat marami na rin pong sira ang bubong. Isang gabi, pumunta sa bahay yung mga pinsan ko at kaibigan ng ate ko. Masaya po silang nakikwentuhan noon habang ako naman ay nakaupo sa may dining table at kumakain. Maya-maya, nakapukaw ng aking atensyon yung pigurang dumaan sa bintana namin. Dahil po hindi naman gaanong mabilis yung pagdaan nun, napansin kong nakaputi siya pero may bulaklaking design ng kanyang suot. Yung bintana po namin ay jealousy at hindi po ito clear. Kahit nakasara yung bintana, makikita mo naman kung sino ang nasa labas. So agad ay napatigil ako sa pagsubo ng aking kinakain upang lumabas at tingnan kung sino yung nakaputi at bulaklaking damit. Hanggang sa narinig ko yung sinabi ng pinsan ko na, "Sino yung babae na nakaputi? Pumasok siya doon sa kabilang bahay? Karpentero niyo ba yun, ate?" Nagtataka din sila ate kung sino yun. Pero hindi ako nakasagot dahil wala naman akong alam. Nakakatawa man pero patanong din yung balik ng sagot ko sa kanya. "Nakita mo rin pala yun?" At tumango na lamang sila bilang tugon. Hanggang sa lahat po kami ay nagkatitigan na lamang at biglang pumasok po lahat sa loob ng bahay namin at yung iba ay napilitan pang magsiuwian. Akala ko nga po ay yun lamang ang mararanasan namin sa bahay na yun. Nagkakamali pala ako. Pangalawang karanasan ko naman ay nangyari nung nagbakasyon dito yung tita ko at mga pinsan ko. Umidlip lang ako noon ng saglit sa kwarto. Nakahiga ako sa queen size bed habang ang ate ko naman ay nasa single bed. Nasa kalagitnaan na at kasarapan ng tulog ko nang bigla po akong may marinig na bumulong sa tenga ko. Binanggit po niya yung pangalan ko ng tatlong beses pero yung boses po niya ay hindi ko po mapagtanto kung babae o lalaki. Ramdam ko din yung hangin mula sa bibig niya kaya agad-agad ay napadilat po talaga ako at kinapakapa ko pa yung kama kasi baka mamaya yung ate ko lang pala yun at tinatakot lang ako. Pero wala po akong nakapanon kaya bumangon ako agad at binuksan ang ilaw. Tiningnan ko maigi si ate. Sinusubukan o inaabangan ang kanyang pagtawa pero mahimbing talaga ang tulog niya. Dahil sa sobrang takot ko, lumabas na lang ako ng kwarto at iniwan ko talaga si ate doon sa loob ng mag-isa. Itong ikatlong karanasan naman ay base sa kwento ni tita. Ayon sa kanya, magkakatabi kami noon na magpipinsan sa queen size bed. Yung tita ko naman ang siyang humiga sa single bed na unang nahigaan ni ate ko. Nagising daw siya sapagkat may naririnig siyang nagkikwentuhan. Pupungas-pungas man pero bumangon po talaga siya
Para sana pagsabihan kami sa pagkathating gabi na, pero ang lalakas pa rin ang aming kwentuhan sa pag-aakala ni tita na kami ang gumagawa ng ingay na yun. Pero nang tiningnan daw po niya kami isa-isa, gayon na lamang ang kanyang pagtataka sapagkat mahimbing naman kaming natutulog. Pinakinggan niyang mabuti yung mga boses at narealize niya na nanggagaling yun sa likod ng bahay namin. Pero imposible namang magkaroon ng ganong halos 5 o 10 katao na nagkikwentuhan sa likod ng bahay sapagkat bakante ang lugar na iyon at sa kabilang bakod namin ay palayan na. Nagdasal na lang si tita ng rosaryo hanggang sa tuluyan na nga siyang nakatulog. Itong pang-apat na kwento naman ay hango sa karanasan ng aking pinsan. Nasa kwarto yung pinsan ko noon nang makita daw niya si Tito na dumaan sa likod ng bahay. Ipapakuha niya daw sana yung damit niya na nakasampay sa likod bahay, pero hindi daw siya pinansin ni Tito. Paglabas nga niya ng kwarto, doon nga'y bumungad sa kanya si Tito na nanonood ng telebisyon sa sala. Dala ng pagtataka, tinanong niya tuloy si Tito kung pumunta ba siya sa likod ng bahay, ngunit natawa na lamang si Tito dahil hindi naman daw siya pumupunta doon sa likod ng bahay. Tinanong pa nga siya kung ano naman daw ang pakay o gagawin niya doon, gayong busy siya sa pinapanood niyang paboritong programa sa telebisyon. Natakot yung pinsan ko hanggang sa inamin nga niya na may nakita siya na kasing pareho ng body o physical feature ni Tito na dumaan sa likod at nakaputing sando pa nga ito na katulad ng suot ni Tito nung araw na yon. Kinilabutan po talaga kami lahat matapos nun. Panglimang karanasan naman ay nung nakatira na yung dalawang pinsan ko dito kasama namin. Day off pareho ng ate ko at ng pinsan ko noon. Nakikwentuhan lamang sila noon sa dining table habang ako naman ay nagme-merienda at nakikinig sa kwentuhan nila tungkol sa kanilang work. Pareho po kasi silang call center agent. Maya-maya ay napahinto na lamang silang dalawa sapagkat may nakita daw sila na biglang dumungaw na itim na anino sa pintuan ng kwarto namin. Ang buong akala nga ni ate ay siya lang ang nakapansin noon, pero pati pala yung pinsan ko. Hindi nila alam kung namamalikmata lamang ba sila o hindi sapagkat segundo lang talagang nagtagal yun. Dinedma na lang nila afterwards. Sa parehong hapon na yon, nagising yung pamangkin ko. 3 taong gulang pa lamang po siya noon. Ang siste po kasi namin kapag kami ang nagbabantay at naiwan sa pamangkin ko, hinahayaan lang po talaga namin siyang maglaro. Habang kaming 3 ni ate at kasama yung pinsan ko ay nanonood sa sala. Hanggang sa bigla po kaming natarantang 3 nang marinig po namin ang lakas ng pag-iyak ng pamangkin kong yun. Agad naming pinuntahan sa pag-aakalang baka napano na siya, nasugat, nauntog o naipit. Pero nang puntahan namin siya, wala naman pong kahit nasugat o gasgas ang kanyang katawan. Basta't umiiyak lamang po siya ng malakas, pero sa tinig po niya, nararamdaman kong natatakot siya. Hanggang sa may itinuturo na siya sa ilalim ng dining table namin. Nang tiningnan namin kung ano yung tinuturo niya, ay wala kaming nakita. Kinuha na lamang siya agad ng ate ko at pinatahan. Pero lahat po kami ay hindi talaga maiwasang kilabutan. Inisip na lang namin na baka yung itim na anino yung nakita ng pamangkin ko. Hanggang sa sumapit nga ang gabi. Nasa banyo yung ate ko at nagbabawas. Habang yung pinsan naman namin ay nasa sala pa rin nakatambay. Bigla pong narinig ng pinsan ko na parang bumukas yung gripo sa kusina at may naguhugas daw ng plato. Nagtataka siya kasabay ng kanyang nararamdaman na kaba at takot
sapagkat alam niya na silang dalawa lang ng ate ko ang gising nung gabi na yon. Kinuha tuloy ng pinsan ko yung mahabang payong at kumatok sa kapatid ko. Sabay tanong kung nadidinig din daw ba niya yung gripo na nakabukas at parang may naghuhugas ng plato sa kusina. Sumang-ayon naman si ate. Ang sabi ng pinsan ko, bilisan na lamang daw ni ate sa loob ng CR sapagkat baka kung anong meron sa kusina namin. Bigla tuloy na palabas ng banyo si ate. Akala daw niya kasi yung pinsan ko yung gumagawa ng ingay at naguhuga sa kusina kaya't dahan-dahan nilang sinilip ito. Pero pagtingin nila, walang katao-tao. Bigla din nawala yung ingay, Sir Red. Dali-dali po silang nagsitakbuhan sa loob ng kwarto ni ate at nagsitulog na lamang daw sila para hindi nila ma-imagine kung anong nilalang na ang nagmumulto o di naman kaya ay nagpaparamdam sa kusina. Lahat po ng nangyayari sa amin ay kinikwento namin kay Mama at Papa pero unfortunately ayaw po nilang maniwala. Kulang lang daw kami sa pananampalataya at kung ano-ano na lang daw kasi yung pinapanood namin na horror. Sa mga nagtatanong din kung nagpa-house blessing ba kami, yes po. Ginawa namin yung blessing ng bahay few weeks matapos naming lipatan ito, kaya't nananatili talagang kababalaghan o misteryo para sa amin kung bakit meron pa rin nagpaparamdam sa nilipatan naming tahanan. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.